Masaya pagpapalang araw mga kaibon. Ngayon, gagawa tayo ng pangharang para hindi tinutungtungan ng ating mga ibon yung kainan. Na minsan, nauubos nyo yung pagkain dahil nilalaro nila o hinaharap nila yung pagkain nila. So una, ikutin natin ng sukatin natin yung pinakadulo ng pakainan. Ayan. So ikot lang natin para masukat natin yung laki. So may konting alawan siyempre. So ganyan. Pag nakuha natin yung bilog na may alawan, ayan. Kapos natin yung matakatay ng coffee bago yung kapangharang nang hindi nakakapasok sa loob ng kanyang mga ating mga. So ganyan, isukatin nyo natin tapos ayan, i-bend lang natin siya. Kapos nakuha natin yung haba, katuloy natin. So dalawang beses natin itong gagawin para magka-cross niya. So yung isang side naman, ganoon din ang gagawin natin ng mga kaibon. Hindi kasi nagtataka ako bakit ang dami kong nilagay na pagkain tapos ang bilis nilang nauubos. Pag nagbilis ako ng pakainan, ang ila ng food tray, ang dami-dami pagkain na sisayang. So eto, hindi na sila makakapasok doon o maharap pa nila yung makakapasok sila pero hindi nila mapapagpag doon ng mga paksak. So ngayon, kakagitan natin yung pabilog muna, yung pinakaring yung sanita kanya. Siguro gumagamit kayo nito ng clay pot din na ito na pakainan, no? Mahal din yung metal eh. So gawa tayo improvise para hindi aksyo sa pagkain. Yung clay pot na ganito, napakamura lang ito mga kaibon. Kaya mas makakatapid tayo lalo mga same purpose din naman ang gagawin natin. Papakainan lang natin ng pagkain. Bakit di tayo bibili ng mas mahal? Okay. So yan na, ikot ko na. No? O, next natin, ilalagay lang natin yung pangharang na, yung pakros. So, papasok lang natin sa ring-saring na ginawa natin. So, nakapasok siya. Tapos, pag na okay na, kuha tayo ng ganitang long nose, i-bend lang natin yung dulo. Para hindi siya gumagawa. So, simple lang. So, i-bend lang natin. Nandun sa kabila. So pagka-bend, set natin yung isa. Okay? Ayan. Meron na tayong isang pangharang. Then, kukross natin yung kapartner niya. So, using nyo lang mabuti yung mga kaibon. Tapos ganun din, pasok nyo rin yung sa... Kaya nilagyan natin allowance yung ring para madali rin natin may pasok. Saka na lang natin sikipan kapag na-event na natin na i-ayos natin yung nasa ibabaw. So i-ayos yun lang natin. Maganda mas sentro. Para gas na. Yan mga ibon. Yan okay. Tapos ganun na rin. Ayusin ko lang. Ayan. Bendin na rin natin yung magkabilang dulo. Ayan. Para hindi siya matanggal dyan. Okay. Tapos sa kabila ulit. Sa kabila. Ayan. Oh, okay na. Ayan. Higpitan na natin yung ring. Mas nahigpitan na natin yan. Ayan. O, hindi na yung matatanggal. Kasi yan. Okay. Okay. Yan. Ibalakotin lang natin para hindi makasugat. Yan.
pinakpo ko lang, pero huwag niyo po yung baka mabasag niya. Iikutin niyo lang yan. Okay, okay na yung isa na to. Ito yung sa clay pot na to. Sana isa na tayo. Ganyan lang kasimple mga kaibon. Yan, dyan, dito lang lang isusuot yung ulo nila. So, hindi na sila makakapasok. So, na yung isa. So, next natin, no. So, buka tayo ng para sa ceramic naman. Porcelain pala. Ganun din. So, gagawin din natin siya ng pangharang. No. Experience ko kasi yung mga lalo yung mga inakay, mga bata. Ayan, sumasampo dyan kahit ginalit ginagawang swimming pool. Okay, so ganoon din gawa tayo ng ring. Doon ako kumukuha sa pinaka dulo, sa pinaka bibig ng ano, ring para medyo malaki at may allowance. Okay, then sukat tayo. Nagawa naman ito kanina. May dalawa tayong pair. So, pasok ulit natin doon. Huwag ba yan din kung paano natin ginawa yung sa dun sa clay, sa pot clay. Dito rin sa ito sa ceramic. Sa porcelain na ba? Yan. Pitin lang natin ulit. Para kumapit. Okay. Kaya lalagyan nyo ng allowance talaga para madali nyo makuha. Tapos itong isa. Ang dali lang gawin ito kaysa bibili tayo mga kaibon ng bakal na may mga divider ang mahal eh. So magkano lang yung mga ganito. Tapos yung alambre, kung may alambre kayo. Bibili na rin kayo, mura lang din naman yun. At ang dami nyo na magagawa. Yan. Ganyan lang pag na-forma na natin. So, pwede natin pilitin. Okay. So, bentali natin yung magkabilang dulo. Yan. Okay. Isa naman. Galaw. So sa mga nakaka-experience na nagtatapon ng pagkain, nauubos pala niya, nakakain lahat ng ibon. Ito, gawin niya. Gawin po natin to para hindi masayang pagkain natin. So yan, ipitan ko na ulit. Okay. So yan mga kaibon, huwag mo kalimutan mag like, subscribe and click the notification bell para updated po tayo kung may mga bago tayo. Maraming salamat.